Marami pong bagyo sa buhay. At tayo mga Pilipino, familiar tayo dyan. We are visited by many storms every year. At isa pong bagyo ang ating pag-aaralan ngayon at hihinga ng Panginoon ng pagpapala mula sa kasaysayang ito. Ang pamagat ng ating pag-aaral, The Storm to Come. Ang bagyong dapat pahupain sa buhay. Heavenly Father, thank you for your love. Thank you, Lord, that we're surrounded by your glory, by your majesty. And we partake of your holiness, O God, as we enter your most holy place. Salamat sa pag-aanyanya sa amin, Panginoon, to fellowship with you, to be one with you. Thank you for our salvation, and thank you, Lord, for your word that can become our food. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At nawa ay bigyan niyo kami ng kakayahan na makita kayo, marinig. Enable us, O Lord, to hear you, to see you, to obey you. Deal with us, teach us, correct us, Lord, encourage us through your words. We ask you, Father, to be our speaker. Kayo po ang maging tagapangaral. Turuan niyo po kaming lahat. Payapain niyo aming loob nang walang maging sagabal upang kami makinig ng lubusan. We rebuke all work of evil, and we ask you, Father, protect us from the work of evil men and evil spirits. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. The storm to come. Marami mga bagyo ang buhay, alin ang dapat unahin? Marcos 4, 35-41. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawak. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at inuto sa hangin, Tigil! At sinabi sa alon, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Pagpalain nawa tayo sa ating pananaliwa ng kasaysayang ito na makapangyarihan at maganda. Let's discuss where the storm develops. Saan ba nabubuo ang bagyo? Sabi sa verse 35, kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. At mula sa kanilang kinalalagyan, sa pagitan noon at doon sa pupuntahan nila, doon nagkabagyo. And many storms develop between points A and B. Storms can arise in any transitory phase. From old to new ways, there can be a storm. From place A to place B. Storms can be encountered in transit, in change, development, in progress. Pag kami nagbabago sa buhay, paglilipat ng bahay, lilipat ng profesyon, lilipat ng kurso, lilipat ng trabaho, lilipat ng partner, yan, nagkakaroon ng storm kadalasan. Kawikaan 27:1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Ano ang isa sa mga tinutukoy dito? Normal lang na magkaroon ng bagyo. Normal lang na magkaroon ng lindol. Normal lang na maiba ang takbo ng buhay na sa pagdaan ng isang araw, maaring maiba ang maraming timpla ng buhay ng tao. Storms develop in the middle of the Sea of Galilee. At ito'y napakagandang pag-aralan. Geographically, the Sea of Galilee is really a place where storms would develop. Sapagkat ang Sea of Galilee ay naliligid ng mga bundok. At dahil dyan napakadaling mamuo ng mainit na hangin sa may surface ng tubig. At ito ay tataas. You know, heat goes up. At pagka ito ay binangga ng malalamig na hangin na galing sa Mediterranean, galing sa western side, specifically mga north-western side of Israel,
magbabanggaan yung malamig na hangin na galing sa malayong dagat at yung mainit na hangin na tumataas mula doon sa lawa na parang palanggana dahil naliligid dito ng mga bundok, bagyo ang resulta nito. Warm winds and cold winds meet and you will stir up a storm. That's why there are so many storm stories in the Bible. Dahil talagang yung lugar na yon bagyuhin. So storms can develop in the middle of the Sea of Galilee. And if you like, storms can develop in the middle of any sea of Galilee. Any of its equivalents. Pag may nagbabanggaan na warm air and cold air, madaling magkabagyo. There are spots where storms are more likely to arise than not. There are spots where storms are more likely to arise than in other places. May lugar talagang bagyuhin. Kung ayaw nyo ng bagyo, manirahan kayo sa Dabao. Bihira yan. Kung dinadaanan pa man ng bagyo, bihirang-bihira. Niwala nga. Ngayon, kung mahili kayo sa bagyo, tumira kayo sa Bicol. Laging maraming dumadaang bagyo dyan. Sa Batanes, for instance. But very seldom na may bagyo na dadaan sa Sulu, nadadaan sa Palawan. Yung mga lugar na yan, hindi bagyuhin. Anong pwede nating makuha dyan, mga kapatid? Some stations and some situations in life, some places, some forms of work or vocation are more likely to be buffeted by storm more than others. May mga profession na talagang medyo magulo kaysa sa iba. Halimbawa, ang profession nyo ay supulturero, medyo tahimik yon. Kasi kahit yung kliyente nyo, minimakeupan yung patay, hindi na nagre-reklamo. Pero halimbawa, nasa showbiz kayo, medyo mas maraming gulo dahil lagi kayong napapansin ng tao, meron talagang kalagayan na mas magulo kaysa iba. So, kung ayaw mo ng gulo, kilalanin mo ang lugar, kilalanin mo ang profesyon, kilalanin mo ang sitwasyon, at huwag ka dun. Ayaw mo ng bagyo, huwag ka mangisda sa Sea of Galilee. Mangisda ka sa Davao. Mas tahimik ang weather dun. May mga posisyon, may mga kalagayan, may mga sitwasyon sa buhay na mala Sea of Galilee. Sadyang bagyuhin. Mas malamang tamaan ng kidlat. Halimbawa kayo mataas na tore, yung isa yung mababang tore, mas malamang naman kayo ang tamaan ng kidlat. Kasi ang pinakamataas na dako ang tinatamaan ng kidlat. Ayon yung tamaan ng kidlat, huwag kayong masyadong tumaas. Pag mataas ang inyong posisyon, mataas ang inyong kalagayan, natural, lagi kayong pinuponti rin ng mga kidlat. Kaya yung mga tore ay nilalagyan ng mga lightning rod para maiwasan na tamaan ito ng kidlat. Let's take a look at what the storm did. Ano nga ba ang ginawa ng bagyo sa mga taong ating pinag-aaralan ngayon? Verse 37. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan niya ay hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno ng tubig. So what did the storm do? The storm did shake, rattle, and roll the boat. Yan ang ginagawa ng bagyo. Kanyang kinalugkalog, siniklot-siklot, hinampas-hampas, pinaikot-ikot ang bangka. It was to horrify and to scare the passengers. The storm also beat the boat, so it was there and it did threaten the passengers. And the storm also did endanger their life because the boat was swamped by water. At iyan ang nangyari sa kanila. Lahat ng bagyo, ganyan. Babanggain ka, tatakutin ka, at manganganib ang iyong buhay. Now, how to deal with the storm? That's an important lesson we can learn from this story. How to deal with such kind of a storm? Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" So what can you do with the storm? What did they do with the storm? Well, when there's a storm, you can sleep through it on a cushion if you were Jesus. Pwede nating hatiin sa dalawang uri ang pasahero noon, si Jesus and others, yung mga disipulo niya. One group, the Jesus group, na nag-iisa lang naman siya, slept through the storm on a pillow. Nakaunan pa, nakahilig sa unan, tulog. Or, you can be like the others, be afraid if you were just a mere disciple, or as Jesus said, if you still have no faith. The same bagyo, magkaiba reaksyon. May natulog, may nabahala. May nakapagpahinga, may na-stress. The same bagyo. And how to deal with not only the storm, but with the aftermath of the storm. The morning after, so to speak. Kasi matapos yung bagyo, pinatahimik na ni Lord, ano pang nangyari?
Verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Tapos na nga yung bagyo, natakot pa. Natakot sila kay Jesus, siguro. Dahil bakit kaya niyang pigilin ang bagyo? Natakot sila na sila'y natakot. Baka sila mapagalitan o maparusahan. At natakot sila dahil naalala nila kung ano ang posibleng nangyari. What could have happened? Maraming mga ganyan. Matapos yung nalampasan, tsaka palang manlalabot ang tuhod, at tsaka palang nanervyos yan, tsaka sabi nila, ngayon ko lang naisip kung ano mga pwedeng mangyari pala. Tsaka doon pa matatakot. So another reaction to the after storm event is to continue to be terrified or to wonder about Jesus and what He could do. Maiksing kwento, pero kwento nating lahat ang kwentong yan at paulit-ulit na nagaganap sa ating buhay. Tulad ng ating nabanggit na, maaari pong dalawin ang sinuman ng bagyo. Lalong-lalo't may nagaganap na pagbabago sa kanyang buhay, maraming mga uncertainties. So, be ready. Expect turbulence when you fly. Expect winds and waves when you sail. Expect storms in life. Hindi kayo pwedeng sasakay ng eroplano at ayaw ninyo na magkaroon ng turbulence o mga matagtagang eroplano ng hangin o ng mga ulap. Kasama yan sa flight. Hindi kayo pwedeng sasakay sa sasakyang dagat at tapos ayaw nyo ng alon, ayaw nyo ng malalaking alon. Kasama yan. And as we have mentioned, some places are storm-prone. Some places tend to be visited by storms more than others. Some places in life and some situations in life are more stormy than others. Therefore, choose your situations. Maraming buhay magulo kasi talagang hinanap nyo yan eh. Sinuong nyo, pinasok nyo yung ganyang buhay, may kakambal yan na gulo. Choose your position. Choose your relations. In other words, choose your storm. Kanya-kanya lang naman ng storm yan. May storm ang bawat sitwasyon ng buhay. And there is something that we should learn about this storm, brothers and sisters. That storms definitely threaten or scare, but they do not necessarily, they do not automatically, and they do not always actually sink boats. They do not always drown people. Ang dami nang nagkwento, lalo may mga kaibigan kayo mga taga Mindanao, taga Visayas, na laging madalas yan, nagbabangka, nagbabarko, ang dami nilang kwento tungkol sa bagyo. Ang dami nilang kwento tungkol sa mga yung pangka nila na sinisiklot-siklot ng alon kasi lalaki ng bahay ang mga alon, na ang lahat ay mga nasiraan na ng loob, nagdasal na, nervyos na, natakot na lahat. Pero di ba nandiyan sila nagkukwento dahil nabuhay sila? Kasi ang lesson yan, mga kapatid, hindi lahat ng bagyo nagpapalubog. Hindi lahat ng bagyo nakakalunod. Konting-konti lang doon. And if you are facing a storm, 99% you will survive it. Why? Because life finds a way. Kumahanap ng paraan ang mga kapitan, yung mga timon ng barko, ang mga crew, humahanap ng paraan. At kung talagang lulubog na yan, may mga lifeboat pa, may mga life vest pa, may mga makakapitan ka pa, humahanap ng paraan ng tao para mabuhay. So, napakalaki ng chance ng tao na kung may kaharap siyang bagyo, malalampasan niya yon. Dahil kung hindi niya nalalampasan, dapat wala nang nabuhay para magkwento sa atin tungkol sa lahat ng mga barko at mga problema na nangyari sa buhay. Pero ayan sila't buhay, ibig sabihin, nalampasan. Because there is one thing that many people forget about storms, that a storm as death is only a possibility. It's not exactly, it's not necessarily the outcome. Pwedeng mamatay ang tao dahil sa bagyo, pero yung kamatayan, isa lang sa napakaraming posibilidad at mas malaki ang pagkakataon na siya ay hindi mamamatay doon. Kung nababalitaan natin yung mga lumulubog na bangka at may mga namatay, hindi naman lahat ng pasahero noon namatay eh. May nag-survive din. Ang laki rin ng probability na magsusurvive ka kasi marunong ka man lumangoy, marunong kang kumapit. Mas malaki ang chance mabubuhay ka dyan. At sa dinami-rami ng sumasakay ng barko, ilang beses na ang magsasabing, ako, nakasakay ako sa isang barkong talagang lumubog. Wala, puro lang mga pinagbuntik-buntikanan, mga binagyo-bagyo. So ganun mga kapatid. What scares people is only the possibility. It's not the actual reality. Natatakot ka, hindi dahil sa nangyayaring namamatay ka at nalulunod ka, kundi sa ini-imagine mong maaaring mangyari. What scares is the imagination.
fear is mostly in the mind. Mga magulang, wala pa ang mga anak. Alas 11 na ng gabi, alas 12, alauna. Kung ano-ano nang na-imagine yan. Nasaksak yung anak, na-rape, na-kidnap, nasagasaan, nahulog sa ilog, nadaganan ng kung ano, sari-sari. Tapos biglang dadating, oh, eto na. Naglakwatsa pala ang malagaling na anak. Hindi pala nadaganan, hindi nasaksak, hindi namatay. Ilang daang pag-aalala ng magulang na tuloy. Bihirang-bihira. Pero nag-alala pa rin, natakot pa rin. Hindi natin sinasabing huwag mag-alala. Pero ang point natin, yan ang ipinakokonquer ng Panginoong Hesus sa tao. Kaya lagi niya sinasabi, do not fear, believe. And why worry when you can pray instead? So worry ka ng worry, magdasal ka. Kasi yung worry mo, imagination. Kadalasan ang kinakatakot ng tao ngayon, kahit tayo ngayon, kayong narayan, na kung narito, ang kinakatakot natin, baka maubos ang bigas. Mangyayari ba yun? Gagawa tayo ng paraan at kung talagang wala ng bigas, iba na ang kakainin natin. Mabubuhay tayo. Alam nga namang hindi tayo kumain. No? Nangyari na ang lahat. Dumaan na ang mga gyera, mga pestilences, buhay pa ang sangkatauhan. Gumagawa kasi ng paraan. Ano mga ikinakatakot ng mga umiibig? Baka siya iwanan. Baka siya pagtaksilan. Ilang percent ng kinakatakot ang nangyayari? Napakaraming worries and concern ng tao na baliwala kasi kahit siya mag-alala, wala naman siyang magagawa eh. Katulad nun, mag-aalala ka tungkol sa bagyo. Ano magagawa mo tungkol sa bagyo? Eh, bagyo yon. Ang pwede mong gawin, mag-aral ka lumangoy, magsuot ka ng vest, piliin mo kung anong sasakyan mo, may life boat ba yan o wala. No? Baka naman yung first class passengers lang may lifeboat. No? Tapos ikaw, wala. So, huwag ka lang sumakay doon kung talagang pwede mong iwasan. Yung ganun mga bagay, pero may mga bagay na hindi mo maiiwasan. Pero huwag tayong makiayon sa takbo ng isip ng marami na tinatakot nila ang kanilang sarili. Yung mga natatakot sa multo, yung hindi makatulog ng nag-iisa sa kwarto, pagka madilim, kailangan pa may kumot. Akala mo na pag may kumot, eh, hindi ka mahihila ng multo. Kailangan nakakumot. Pag nakalabas yung paa, mas takot pa. Anong kinalaman nun? Ang tanong ko eto, yung mga laging natatakot, sino na sa inyo ang talagang face-to-face nakakita kayo ng multo sa buhay niyo? Wala naman. Kwento ni Lola Tika, kwento ni Auntie Kikay, kwento ni ganyan, kwento ni ganon. Pero sige nga, sino talaga nakakita? Nakadaupang palad nyo, na ilawan nyo, nahawakan nyo, multo talaga. Kadalasan, mga kumot lang na lumilipad-lipad sa sampayan, mga amoy-amoy, ano, syempre, may mga amoy na kumakalat-kalat dyan. Gano'ng karami na ang nakakita nyan? Yung nagsasabi ng mga aswang, yung mga lumilipad na nahahati, nasa na? Dahil kung talagang meron, yayaman kayo sa perya, no? Pumunta nalang kayo sa perya, lumipad-lipad kayo doon, ang daming papasok niyo bibili ng ticket. Pero bakit wala? Imagination ng mga tao. Siguro meron ng totoo, hindi pa lang natin nakikita, anong malay natin, baka magpakita sa inyo mamaya. Pero ang sinasabi ko, hindi yung magpapakita pa lang, yung nakaraan, nakita niyo na ba talaga? Takot na walang basihan, kundi imagination. Sabi sa Roma, 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Huwag kayong mag-isip tulad ng mga taga-sanlibutan, huwag kayong mag-isip tulad ng mga taong walang Diyos, walang inaalala kundi takot, imagination, ano kaya, paano kaya ako mamamatay, mamamatay kaya ako sa sakit, mamamatay kaya ako sa saksak, sa bala, kung ano-ano. Huwag niyong problemahin yun, problema yun ng Diyos. Ang problemahin mo, ayusin mo ang iyong buhay, iiwas mo ang sarili mo hanggang maiiwas, and that's all we can do. But to worry about the storms that might happen will only rob you of happiness. And most of the things that you worry about don't even come to pass. They don't even happen. But you have already been robbed of peace and robbed of happiness. How many people tell storm stories and yet they live to tell the tale? Many fears are born of fatigue and imaginings. So, people of God, do not fear. Do not be overly scared of mere possibilities. Possibility lang yun. Hindi pa yun nangyayari. But we create our own realities. Pag kayo merong mahal sa buhay, naisip ninyo na pinagtataksilan kayo, let's say it's a romantic love, na imagine nyo baka meron siyang kasiping na iba, siya ikalong-kalong ng iba, ini-imagine nyo pa lang yun, pero sigurado mag-iinit ang tenga ninyo, dadalas ang tahip ng inyong dibdib, sisikip ang inyong hininga, hindi pa yun nangyayari. Ini-imagine nyo pa lang.
Kasi pag inisip mo, kahit sa labas ay hindi nangyayari, sa espiritu mo, totoo na. Kaya apektado ka lang. Kaya kita nyo, baligtarin nyo naman, yung ibang inis na inis, galit na galit, pipiket, nadidisiplina nilang isip nila, na-imagine nila ay magandang batis, merong tubig, nasasayaw-sayaw sa batis na ito, umiihip ang malamig na hangin at may kakanta-kantang ibon, kahit siya nasa gitna ng traffic, nakikreate niya yung ganong reality, nakaka-relax siya. Because when you're capable of imagining it, you're capable of making it real, at least inside of you. And when you imagine fear, when you imagine danger, when you imagine death and horror, what will you do to your body? You will punish your body, you will punish your emotion and your spirit. Because many and most possibilities do not actually happen. How many of those parental worries happened? Konti lang. Gaano karami sa inaalala ng asawa ang natupad? Yung mga natakot sa multo na yun ang sinasabi natin at mga kung ano-anong mga maligno at mga aswang, gaano karami ang natupad? Pero hindi pa man natupad yon, natakot na sila. May ang luwag-luwag na kwarto, hindi matulugan dahil natatakot nun sa kwarto na yon, no? Baka nga sa inyo pa matakot yung multo. Bakit? Siya lang bang nakakatakot? Wala ba kayong panggulat? Force against force. So what do you choose when there's a storm? You may do a disciple and kill yourself with fear. That even before you drown, you already killed yourself with fear. Be afraid. Imagine wholesale tragedy. Fast forward death and sorrow. And that's what you will make of your life. Or when there's a storm, you may do a Jesus and sleep through the storm. On a cushion, ha? Hindi basta-basta. May cushion pa. So be calm. Stay cool. May Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi lang yon, binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang mag-isip, umiwas sa sakuna, gumawa ng paraan. Pagkaharap mo na yon, lumalabas yung ibinigay ng Diyos. Kaya yung mga taong mahihila, pag may sunog, nabubuhat nila yung ref eh. Are there ordinary circumstances? Hindi lang magagawa. Kasi kaharap na, may adrenaline surge na, nagagawa niya, hindi nagagawa. We were wired, we were equipped and designed not only to survive, but also to rule, to govern creation. At yan ay lalabas at lalabas pagkakaharap mo na yon. Yung tapang mo lalabas pagka talagang ayan na yung kailangan mong tapang. And what's important in life, because there will always be storms, have a cushion. Dapat meron ka namang unan o comforter. Ang galing naman ni Lord ha, sasakay lang sa bangka, may unan pa. Kasi alam niya, matagtag yung biyahe, maalon, magkakabangga-bangga yung ulo mo, di mag-cushion ka. At ano ba yung cushion na yan sa buhay? A cushion can be some goodwill that you planted. So hindi ka nag-aalala sa panahon ng bukas, di ba kakapusin? Kasi marami kang tinulungan. Cushion yun. It will give you a sense of security. Lalo-lalo kung meron kang savings, ay, magandang cushion yan. Kaya lang, hindi lang naman yun ang kutsyon na kutsyon mo sa buhay. Kailangan mo ang Panginoon, kailangan mo yung pananalig. Yun ang pinakamagaling na kutsyon. Pero it helps na meron kang savings. It helps that you have good company, positive company, na nagpabuhay ng loob mo at hindi nagpapahirap ng iyong kalooban. Pero syempre, tulad ng nabanggit, ang pinakamahusay na kutsyon sa bagyo, pananalig, faith. Yung nananalig ka sa Diyos, may Diyos, alam niya yung nangyayari sa iyo. Mabuti siya, hindi ka naman niya nilikha para pahirapan. Ang laking bagay yon. What is your cushion in life? Kasi pag wala man lang kayong kadiskarte, wala kayong kakutsyon-kutsyon, nihiga kayo dun sa sandalan ng bus, kumahampas-hampas dun sa bakal yung ulo nyo sa konting kalog. Ba't di kayo magdala ng kutsyon? Ba't di kayo magdala ng unan? Do something good all the time. Meron kayong itinatanim na mabuti? Ang sinabi sa Biblia, aanihin natin yan, edi kampante ka, tahimik ang iyong kalooban, hindi mo alam kung saan manggagaling ang tulong na darating sa buhay mo, pero alam mong meron. Kasi marami kang tinulungan. Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong unan? Wala pa rin kayong pwedeng sandalan kung may bagyo? Kung kumakalog ang bangka, wala rin ba kayo man lang kaunan-unan dyan? Sabi niya. Ang dami niyo nang nakitang kung ginawa ng Diyos, ang dami niyo nang nakitang himala, hanggang ngayon, nervyos pa rin ang inaatupag niyo sa buhay. Mayroon pa dyan, takot na takot na magutom. 70 years old na, hindi mo na nga kayang ilagay sa isang bodega yung mga bigas na nakain niya pag pinagsama-sama mo.
Natatakot pa na mamamatay siya sa gutom eh. Ang dami na nga niyang nakain sa buhay. Napatunayan na niya ang kabutihan ng Diyos. Napatunayan na natin yan. There's such a thing as law of plenty. Ito lang Metro Manila. Tingnan niyo, gano'ng karaming itlog ang ipiniprito dito sa isang araw? Ang dami naman noon, di ba? Meron pa, nakakapili ka pa. Tatanoyin ka pa, scrambled, over easy, di ba? Poached egg. May choice ka pa eh. Ang dami-dami ang choice sa mga tao ngayon. Kaya ang kailangan pananalig. Do not amplify negative things. Yung mga ibang tao, ayaw nilang magpagamot. May nararamdaman, ayaw magpagamot. Kasi umiira lang imahinasyon. Natatakot sila sa kanilang mga ini-imagine. Tapos sa karamihan ang araw na nagtiis, nahirapan ang loob, finally nagpagamot. Ay, wala naman pala. Yun lang pala. Pero bakit kaya natakot? Kasi in-imagine mo kung ano-ano, mabuti pa, alamin mo na yung totoo. Kesa sa nag-i-imagine ka, usually the imagination is worse than the truth. However, if the truth is really not good, at least nalaman mo, then magagawa mo ang paraan para lutasin ang problema mo. Gumawa ka ng unan mo para may kutsut ka pag lumakas yung bagyo na yan. Mas mabuting alam mo yan. What else is our choice? After the storm, you may do another disciple. Natapos na yung bagyo, natakot sila ng labis at namangha. Tapos na nga, tsaka pa natakot. Meron dyan kung kailan nakaligtas na, tsaka pa matatakot. Meron nga mga naoperahan na, natapos na, umuwi na sa bahay, tsaka pa kayo nininervyos. Bakit pa kayo nininervyos? Ganun pala yung ginawa sa akin sa operasyon, nakakanervyos. Eh, tapos na nga po, di ba? Bakit pa kayo nininervyos? Kasi ini-imagine ko pa, paano kung yung puso ko nung nakababa doon sa palanggana, ay tumigil, pumintig. Hindi nga tumigil eh, buhay nga kayo ngayon, ba't iniisip nyo pa yan? Ang daming ganun, yung tapos na, iisipin pa, ire-reply na ire-reply sa utak, hirap na hirap daw yung kalooban. You may continue to be afraid. You may continue to be terrified and haunted by the experience. And why don't you complete your self-torture? Why don't you have a phobia? Why don't you induce yourself to have nightmares? Pahirapan ang sarili. Isipin ng mga nakakatakot at siguradong lalabas yan sa iyong mga bangungot. Kaya mga iba, kaya may phobia, nagkaroon ng negative experiences before. Kaya usually, halimbawa, yung mga pinalaki sa sobrang higpit na magulang, usually mga claustrophobic sila. Takot sa mga kwartong walang bintana, ayaw sa likod ng kotse na two doors lang. May mga phobia, usually pag pinalaki ka na sa higpit. No? Ngayon, ang point, pinalaki ka na nga sa ganun, dapat iwasan mo na yan, tapusin mo na, bunutin mo na yan, problema mo sa buhay na yan, para hindi ka niya habulin buong buhay. Yung mga nagkaroon ng mga sad experiences before, nagkaka-phobia. Halimbawa, naranasan mong masunog ang isang building, narok ka sa loob, ayaw mo na ngayon pumasok sa building. May iwasan mo ba ang building sa mga panahon na ito? So ang dapat unang-unang ginagawa ng tao, pag nagkaroon siya ng takot na ganun, basta kaya na niya, harapin niya uli. Kaya yung mga nakulong sa building, ang gagawin mo, aakit ka uli sa building at lalabas ka para malimutan mo yung experience mong takot. Yung mga minsang nakaranas ng bagyo sa bangka, ayaw lang sumakay uli. Dapat sumakay ka ng sumakay hanggang malaman mo na kaya mong mabuhay ng sumasakay doon. Pero pag ginawa ninyong amo ang takot, habang panahon, meron kayong Panginoon. At hindi yun yung Diyos sa langit, kundi yun ang espiritu ng takot. Dapat hinaharap mo yung kinakatakutan mo. Because only by facing what you fear, can you conquer it. Yung may kwartong ganyan, yung natatakot kayo dahil madilim, pasukin nyo. Matulog kayo doon. Diba? Para malaman nyo, dumating ang umaga na wala namang sumakal sa inyo. Ngayon, kung may sumakal, hindi nyo na malalaman sa umaga. Wala na kayong umaga, hindi ba? Pero paano nyo malalaman kung hindi nyo haharapin? Alam naman, iiwas ka nalang sa pinto na yun, tuwing dadaan ka. Takot ka sa ganito, takot na takot ka sa ganito. Harapin nyo yan. Kasi marami tayong dapat gawin sa buhay. Dapat kontian mo, bawasan ang bawasan ng kinakatakutan. Because your fears will only limit your possibilities. Your fears will only limit you as a person. And your fear will become your God. Remember, God said, you will have no other gods before me. Akala nyo ba yung mga ribu-ribulto lang ang mga Diyos-Diyosan? Your fear can be your God. Eh, sinabi pa naman sa Bible, fear God above all, no? Tapos may iba ka pang kinakatakutan. Pupunta ka sa isang lugar, hindi mo ba alam na nandun din ang Diyos? Because God fills heaven and earth with His presence. Tapos paiiralin mo yung takot. Magiging alipin ka niyan. You can do these negative things or you can make this experience strengthen you and strengthen your fears. Paano na patibay si Pedro ng ganyang mga karanasan? Nung nilalayasan na ng mga tao ang Panginoong Jesus dahil hindi na nila
nakukuha yung gusto nila, iba pala yung agenda nila sa agenda ni Jesus. Tinanong ni Jesus sa kanyang mga disciples, o kayo, lalayasan niyo rin ba ako? At sumagot si Pedro sa Juan 6, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So napakinabangan ni Pedro yung karanasan niya sa mga nakita niya kay Jesus, kung anong nagagawa ni Jesus. So nung mamimili kung lalayasan niya o hindi, sabi niya, ba't ako lalayas? Napatibay na ang pananalig ko sa naranasan ko at nakita ko. At ganun dapat ang ating karanasan sa Diyos. Mapatibay tayo ng mapatibay. Habang dumadaan ang araw, tumitibay, hindi rumurupok. Tumatapang, hindi nagiging lalong duwag. What is important, brothers and sisters, is for all of us, for me and for you, to cast out your demons. Cast out the demons of the past. At hindi yan literal ang mga demonyong nakatira sa ating katawan. There are many little demons of the past. Katulad nga ng mga phobia, yung mga takot, mga pagkadala, mga kwentong narinig natin nung araw sa mga tiya at mga lolang mayayaman ng guni-guni, mga kwentong nakakatakot, no? Mga kwentong nagbibigay sa inyo ng limitasyon, kailangan niyan palayasin sa ating buhay. Marcos 1:39, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya at nagpalayas ng mga demonyo. Marcos 16:9, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. At ang mga demonyo na yan, maaaring espiritual na demonyo kumubabaw talaga sa tao. Well, these are the demons of one's history, the demons of one's emotion, of one's past, of one's sorrows that forever chain you. Kaya nakikita nyo, karamihan, yung mga babaeng bata na lumaki na walang tatay figure sa bahay, nahuhumaling sila makipagnobyo sa mga matatanda, no? Nang higit matatanda sa kanila, kasi merong demon of their past, isang kulang, no? Kulang. Meron naman daw yung mga batang lalaking lumaki na walang mga ina sa bahay, so ang nagugustuhan nila, yung mga matatandang mga babae, higit sa kanila, yun doon sila na-attract. And it can be a demon of your past. Whatever you lacked in the past that you continue to search for can be a demon because it could be used by Satan to manipulate you. Kaya kailangan pinupuno natin yung mga kulang nung nakaraan. At sapat ang Panginoong Jesus para punuin yan. Yan ang ipinapangako niya. Kayong mga kulang, halik kayo, pupunuin ko kayo. Kayong mahihina, papalakasin ko kayo. Dapat nating ma-internalize, mga kapatid, kung anong ibig sabihin na meron tayong Diyos. Meron tayong tagapagligtas. Hindi lang niya tayo nililigtas sa impyerno na darating pa, kundi nililigtas na tayo sa mga impyernong dinaan natin noon na siyang gumagapo sa atin, nagtatali at pinipilit tayong mahulog muli, paulit-ulit doon sa mga dating impyerno na yon. So mga insufficiencies, mga kulang, mga hinahanap nung araw, o kaya yung mga natrato ng masama, laging nagugulpe, laging nabubugwag, nagiging violente paglaki. Pero alam nga namang, makulong pa kayo dahil sa inyong nakaraan, naging violent kayo, you have to overcome it. Pag ang tao, maraming multo sa kanyang kalooban, madali siyang takutin ng multo sa labas. Pag ang tao, maraming bagyo sa loob ng kanyang puso na hindi niya naaayos, napakadali niyang ugain ng mga umiihip na hangin sa labas. The storm to come is not the storm outside, but the storm inside. The same heat that melts the wax hardens the clay. Kung ikaw ay may bagyo, ang reaction mo, natakot ka, yung katabi mo, natulog, parehong bagyo, magkaibang reaction. Nakakatulog siya, siguro dahil wala siyang maraming bagyo sa loob ng puso niya, ikaw marami. Kaya ang dali mong maapektuhan ng bagyo sa labas. Alam niyo, pag may kakampi sa labas at sa loob, madaling pasukin. Nakita niyo yung City of Troy, napasok ng konti, no? Dahil may kakampi sa loob, yung mga kalaban sa labas, binuksan nila ang pinto ng syudad, napasok. Kaya ang mga bahay, madaling pasukin pag may inside job. Ang mga opisina, madaling nakawan pag may insider. Ngayon, yung bagyo sa labas, wala yan talab sa inyo kung wala siyang kakamping bagyo sa loob. Yung demonyo sa labas, walang magagawa sa inyo yan kung wala siyang kakamping nakatirang demonyo din sa loob. Kaya dapat palayasin niya mga yan para walang kakamping yung nasa labas. It will never affect you. It's very important to deal with the storms inside. Ano yung mga storm na yan? Kumisan guilt. Pag ang tao, maraming mga kasalanan.
na hindi na ihayag, hindi na ihingi ng tawad, hindi na pagsisihan o hindi tumanggap ng parusa para sa kasalanan na yon, ang dali niya matakot. Of course, evil men run though no one chases them. Madaling matakot. Kaya nga yung mga kriminal, nakakakita lang ng mga alagad ng batas, nininervyos na eh. Kahit hindi naman sila yung pupuntahan. No? Pagka siyempre marami kang kasalanan, defensive ka. Pag natanong ka, galit ka agad. Kasi baka makarating doon sa itinatago mo yung tanong eh. Kaya galit ka agad. O nagkagalit-galitan ka. Kasi marami kang tinatago. Maraming mga alaga sa loob. Fear can overcome you when there's lack of faith. Or when there are bad seeds planted in the past. That there is guilt. Nakakatakot ang justice. Nakakatakot yung truth. That's why people who have a lot of wrongdoing are easily shaken. Kadalasan sa kanila, naguguman sa drugs, naguguman sa mga alak, sa mga bisyo, para lasingin ng sarili dahil hindi matakasan yung nakaraan. How to be free from fear? Be set free by the truth. Kung nabubuhay ang tao sa katotohanan, kung nabubuhay ka ng patas, konti lang ang mga demonyong pwedeng gumulo sa'yo. Kasi alam niyo naman, demonyo, nang ba-blackmail lang yan eh. Eh, kasapakat mo kasi na gumagawa ka ng mali, pwede kang blackmailin. But the Lord offers a way out. The Lord offers forgiveness. Kaya kung meron tayong maraming mga atraso ng mga nakaraan, ipagtapat sa Diyos, ihingi ng tawad. At kung kaya pa natin, nandiyan pa yung taong pinagkamalian, ipagtapat, ihingi ng tawad. Kung may parusa, tanggapin. That's the only time when you can be free. You will have less storms in your heart. You will sleep more soundly. Nakikita niyo yung mga tao na sanay sila sa mga digmaan, sanay sa mga gyera, sanay sa mga barilan. Hindi yan malalalim matulog. Konting kaluskos, gising. Ang lilikot ng mata. Alam niyo yung mga tao na nabuhay sa panganib, lalo yung marami halimbawa na siyang napatay, nabaril, ang likot-likot ng mata niyan. Hindi yan tumatahimik ng nakatitig, nakaganyan ng nakaganyan, kasi akala mo laging merong panganib. Hindi tahimik, hindi payapa. So dapat yan bunutin. And we should continue to believe and to develop and strengthen our faith. Rebuke the wind and the waves, the storms of your life. And how did Jesus rebuke that? With the words of Jesus Himself. Sabi niya, tumigil ka bagyo, tumigil ka dyan, tumigil. The words of Jesus stopped the storm. And of course, the words of Jesus can mean His truth, His wisdom. Hindi mo nang pwedeng i-quote si Jesus ngayon, bagyo, tumigil ka, in-expect titigil ngayon. Because the word of Jesus can have many meanings. A word is a symbol. A word stands for the person speaking it. So how can we have power over the storms of our lives? By the power of the truth of Jesus, by the power of the wisdom of Jesus, applied to daily life. Hindi yan magical words that you say and recite and the storm will stop. Pero kung nabubuhay tayo ayon sa salita ni Jesus, ayon sa kanyang turo, ayon sa kanyang karunungan, napapatahimik natin ang mga bagyo. Hindi siguro magical na, tumahimik ka, tumahimik. Pero unti-unti naaayos natin ang ating buhay, dahan-dahan nawawala yung mga gulo, hanggang makita mo na lang, tahimik ka pala kahit may gulo. Kahit pala may crisis, hindi ka naguguluhan. Yun yung may bagyo na yan, natutulog ka. Kahit pala may sakit yung mahal mo sa buhay, o ikaw mismo yung may sakit, kaya mo pa rin tumahimik, kaya mo pa rin matulog, at kaya mo pa rin mag-enjoy kumain ng isang baso halo-halo. Kahit alam mo may tanong ngayong buhay, kasi meron kang kapayapaan na nasa iyong loob because you have faith and because you have a cushion. The real storm is within the heart. Huwag niyong pansinin yung mga bagyo sa labas. Wala yung magagawa sa inyo basta walang bagyong naroon mismo sa loob ng inyong puso. Ano man ang dumating, dat panawan tayo ng mga mahal natin sa buhay, umalis at dumating sila, may papa ka o wala, may pera ka o wala, umuugaman ng lupa o hindi, when there is no storm in your heart, you will become. But, if there's a storm in your heart, kahit walang lindol, pakiramdam mo meron. Kahit walang bagyo, pakiramdam mo meron. Kasi dala-dala mo ang bagyo kahit saan ka pumunta. Kaya ang pinakamahalaga sa ating spiritual experience, pagbabagong loob. Tanggalin lahat ang mga lason sa puso, mga galit, mga hinanakit, magpatawad, humingi ng tawad, papayapa ang kalooban mo, anumang bagyo ang mangyari sa labas, baliwala yan. Remember, the real storm is within the heart, but the real Jesus is also in the heart. Everything happens in the heart.
nandun ang mga tunay na bagyo, pero ang tunay na Jesus nandun din. Wala siya sa litrato sa kalendaryo, wala siya sa rebultong chok, wala siya sa kung saan-saan, naroon siya sa loob ng puso ng tao. Kung saan nandun ang tunay na mga bagyo na dapat na labanan. Juan 14:20, ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Namnamin niyo ang kahulugan ng salitang yan. Ako'y nasa inyo, kayo'y nasa akin. It's a spiritual union with God. Lucas 17:21, at wala rin magsasabing nagsimula na ito o doon, meaning ang paghahari ng Diyos, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. The kingdom of God is within you. And so is the kingdom of Satan. Kung sino ang bigyan niyo ng space, siya ang maghahari sa puso ng tao. Juan 14:12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. So kung kaya ni Jesus matulog pag may bagyo, kaya rin yung gawin ang nananalig sa Kanya. Kung kaya niyang manahimik kahit merong dahilan para matakot yung iba, kaya yon ang nananalig sa Kanya. Hindi niya sinolo yung kakayahan na yon, ibinigay niya sa mga nananalig sa Kanya. There was a storm outside. The storm outside scared His disciples, but it did not scare Jesus because He had no storm within Him. At yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Bunutin yung mga bagyo na nandyan sa loob ng ating puso. Mga pagkapuot, mga pagkagalit, mga guilt. Because when these are not in your heart, you will be peaceful. You cannot be shaken by anything. Peace is not a stormless surrounding. Peace is a stormless heart. It is a quiet inner person. So cast out your inner demons, and no outside storm can scare you. So what is your personal storm to calm? Ano ba ang atin-atin at kani-kanya mga bagyo na dapat pahupain natin? Bagyo ba yan ng selos, ng galit, ng guilt, anger, confusion? We must be whole. We must not allow our hearts to be divided by these storms. Because when God rules solely in our hearts, peace will be there no matter what. So kailangan ng mga bagyo na ating buhay, ayusin. Madali tayong tablan ng mikrobyong galing sa labas kung sa loob ay nanghina na tayo at wala tayong immunity. Pag ang inyong immune system ay nanghina, ubulang ng kapitbahay, kahit 2 kilometro, pwede kayo mahawa. Pero kung malakas yung inyong immune system, kahit napapaligiran kayo na mauubo-ubo, hindi kayo tatablan. It is always the situation within you that will determine how you'll be affected by your environment. Kaya dapat pinapalakas ang loob. At ang mga bagyong yan, tatandaan nyo, huwag kayong padala sa imagination. Develop your faith, believe in God, do what's best, and stop your negative imaginings. Isang pagpaparusa sa atin ng espiritong masasama, yung tayo'y lagi nang natatakot at nag-aalala. Why worry when you can pray? Why worry when God tells you all the things that you should do in order to have a stable life? Aming Diyos, sa iba't ibang bagyo na dumadalaw sa aming buhay, turuan niyo po kami na ang ginawa ng Panginoong Jesus ay matutunan namin na meron siyang unan, payapa siya, kilala niya kung sino siya, at alam niya ang kalooban mo. May mga kapatid kami, Panginoon, na lagi na nag-aalala, natatakot. Wala namang nagagawa kahit mag-alala at matakot. Nasisira lang ang kalusugan, nasisira lamang ang karunungan at diskarte sa buhay. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, the uselessness of worry. Teach us to do what's best, to plant good seeds so that harvest will come. Teach us to stabilize ourselves long before the storms come. Patibayin mo ang aming loob at higit sa lahat. Mapalayas namin sa aming kalooban ang masasamang espiritu na dinala doon ng aming mga karanasan. Teach us to deal with our past, O God, so that we may be stable and we may be strong when storms come. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Kailangan gumawa kayo ng paraan na magkaroon ng personal application sa inyo ang leksyon na ito. Ano ang ating mapapala? Tayo ba yung matatakutin? Tayo ba yung marami mga worries? Bakit? Anong tumatakot sa atin? Kakulangan ng pananalig ba? O yan ba ay mga multo ng kahapon? Guilt, anger, hatred, jealousy. Ask God to speak to you clearly so that each one of us will go home blessed. So that no matter what storm may rattle around us, we will be unruffled.
because you know who you are and you have peace in your heart. Kausapin mo kami, Panginoon, nawa yung malahimalang kapayapaan sa puso ni Jesus mapa sa amin, lalong-lalot kung wala namang kaming magagawa sa nangyayari sa aming paligid. Turuan mo kami maging mapayapa, magtiwala sa inyo. Let's be alone with God, each one asking for a personal blessing from the Spirit.